Magandang araw sa inyo mga sir. Welcome back sa ating munting channel. Ito nga pala, may tanggap ako dito na amplifier. Yung kanyang brand, ayan, mas ito. Karaoke type. Ayan o, multimedia digital karaoke system. Ito mga sir, bago pa ito. Sabi ng may-ari, kabibili lang daw nila ito. Kaya lang malayo yung pinagbilhan nila, kaya hindi na nila binalik doon. Dito na lang pinagawa sa atin. Ito nga pala ang problema nito. Bigla lang daw nawala yung display dito. Yun yung problema nito. Ito mga sir, share ko lang ito sa inyo kung ano ang dahilan bakit ito nawala yung kanyang display dito. Pero sabi ng may-ari, may power naman daw. Ito mga sir, bago natin ito buksan, plug in lang natin para makita nyo rin kung ano ang problema niya. Ito mga sir, naka-plug in na dito sa ating outlet. Dito, power on natin dito. Ayan mga sir, nag-power on na. May reading tayo dito na 232 volts. Ayan, naka 60 hertz. Dito mga sir, ito, power on natin yung kanyang power switch. Ayan mga sir, wala nga talagang display. Ayan o. Ayan, wala tayong nakitang display dito sa kanyang decoder. Ito, itong display. Tsaka ito yung pinaka-control niya. Tsaka kasama din ito. Yung nasa baba naman, ito yung kanyang tone control. Yan, master volume ito. Ito, buksan ko lang ito mga sir. Alamin natin kung ano ang naging problema ng unit na ito. Nawala yung kanyang display dito. Buksan ko lang. Ito mga sir, nabuksan na natin ang unit. Bagong-bago talaga. Ayun mga sir, wala pang alikabok. At saka kung makikita nyo yung mga parts niya, puting-puti pa talaga. Tsaka yan, yung kanyang transformer. Ito, tingnan natin yung kanyang transformer. Yan mga sir, yung kanyang input nasa 240 volts. Kaya lang naka 50 hertz ito. Dapat sana 60 hertz. Kasi yung mga 50 hertz sa atin madaling masira. Kaya lang ito naka 50 hertz ito. Ayan o. At saka yung supply nito papuntang amplifier. Ayan, nasa 23 volt. 0 volt at saka 23 volts ulit. Bali ito yan mga sir. Ito, tinanggal ko na. Ang ibig sabihin nito, ito yung kanyang 23, ito naman yung kanyang 0, ito 23 din ito. Yan yung ibig sabihin ng nakalagay dito sa kanyang torojal. Ito mga sir, alamin natin, ang gawin natin dito, baklasin ko lang ito, yung kanyang min amp, ito dito. Kasi kung mapapansin nyo, dito kumuha ng supply, itong kanyang nasa harap, itong kanyang decoder, ito, pati yung kanyang display, dito kumuha ng supply dito sa min amp. Kaya ang gawin natin, baklasin natin yung min amp, magsusuka tayo ng supply dito. Ito, kalasin ko lang ito mga sir. Ito na mga sir, nakalas na natin yung kanyang amplifier board. Ito na yon. Bali ang gawin natin dito mga sir, magre-read tayo ng kanyang voltahe. Dito lang tayo sa kanyang 4 pins na diode. Dito sa min supply, papunta dito sa electrolytic na capacitor na ang value nito nasa 35 volt. Ayan, nasa 3,300 microfarad ang, ayan, ang value niya. Bali, ang gawin natin, kasi nga dito sa paan ng 4 pins na ito, bali yung gitna nito, ito yung kanyang AC input. Ito naman yung kanyang DC output, yung dito sa dulo at saka yung dito sa dulo din. Ito yung kanyang positive side. Ayan, ayan yung sign ng positive side na may ganyan dito sa itaas. Ito naman yung kanyang negative side. Ayan, may sign naman ito mga sir. Bali, ang gawin natin, dito lang tayo mag-reading dito sa kanyang DC output na papunta dito. Kasi pag halimbawa na may reading tayo, ibig sabihin yung ating AC line, itong nasa gitna na ito, okay na. Ito mga sir, lagyan natin ito ng AC input dito, dito sa tatlong paan na ito. Ito mga sir, oh. Yan yung ating AC. Dito manggagaling yung ating AC. Ito naman yung kanyang tatlong wire na ilalagay natin dito. Ito mga sir, ilagay natin dito. Ayan, input natin to dito sa min amp natin. Yan, ganyan. Pagkatapos plug in natin, susukatan natin dito. Dito lang tayo magsusukat mga sir. Yung ating multimeter nga pala mga sir, iset lang natin ito sa DC volt.
And mga sir, oh, naka-disable tayo kasi ang susukatan natin yung DC output na galing sa 4 pins na diode. Ito mga sir, umpisahan natin. Ito, plug-in natin dito sa ating outlet. Yan, naka-plug na yan. Power on natin. Ayan, 232 volts yung input natin, 60 hertz. Naka 50 hertz ito mga sir. Kasi, ayan kung napapansin nyo, yung ating hertz dito na ginagamit, nasa 60. Samantala itong transformer nasa 50 hertz. Mas maganda sana mga sir yung 60 hertz para matibay. Dito, balik tayo sa reading. Ito mga sir, read natin yung kanyang DC out. Ito yung kanyang positive. Ito naman yung kanyang negative. Abangan natin yung ating multimeter. Ayun mga sir, okay naman yung reading. Nasa 57.8 volt. Ayan, ibig sabihin okay yung supply. Okay naman yung ating AC input na galing dito sa transformer. Dito, okay ito. Kasi nga, may reading tayo na DC output na 58 volt. Ang gawin natin dito mga sir, kasi nga okay naman yung reading natin dito sa kanyang 4 pins na diode, dito, okay naman yung kanyang DC output, okay naman yung AC input natin. Ang gawin natin dito, ito mga sir, tatanggalin natin to, itong mga regulator na ito. Kasi itong mga regulator na ito, bali, yan ang supply, papunta dito sa kanyang panel, yung mga board na naka-install dyan o naka-set up dyan. Dito kasi kumukuha ng supply yan, yan sa tatlo na regulator na ito. Na ito, yung value nito na ito mga sir, ang nakalagay oh. Ayan, 7812. Ito naman, hindi pa natin alam ito kung ano kasi hindi natin makita yung label nito. Ito mga sir, 7812. Ibig sabihin, regulator ito ng 12 volts. Ito, tingnan natin mamaya pag nakalas natin ito. Kalasin ko lang ito mga sir, itong tatlo na ito. Kasi nga, na-check naman natin yung entrada na supply. Yung dito sa 4 pins na diode, wala naman tayong problema, okay naman ito. Kaya proceed tayo dito sa tatlo na ito. Tatanggalin natin ito. Ay ito mga sir, ay inalis na natin yung tatlong regulator dito. Bali ang gawin natin doon, i-check natin yon. Ay ito mga sir, may napansin lang ako dito. Yan mga sir, magkakaiba yung ginamit dito na regulator. Yung dito sa unahan, ayan, kung nakikita nyo, 7812 yan. Yung dito naman sa gitna, ayun mga sir, 7912. Yung dito naman sa huli, ito, 7805 ito, yung may hitching kanina. Ito, mga sir. Ito yung mga parts na tinanggal natin, mga sir. Ayan, kung napapansin nyo, nilagyan ko na ito ng ng papel. At saka naka-indicate yung kanyang part number. Kasi ito mga sir, hindi natin ito makita sa camera. Napakaliit ng kanyang nakasulat dito. Kaya ang ginamit ko na lang dito, magnifying, para may makita natin. Kaya yan, sinulat ko na lang dyan para malinaw. Pasensya na pala kayo, umuulan dito. At ganun din tong isa, itong may hitching. Ito yung kanina na hindi natin makita yung value. Ito yung value niya, 7805. Ayan mga sir, 7805 ito. Ito namang isa, ayan, 7912. Ito mga sir, baka magtanong kayo, bakit ito may positive? Ayan o. Ang ibig sabihin kasi ng positive na yan, dito yan nagmula sa 78, sa series 78 na yan, ibig sabihin, ayan, positive. Itong 12 naman, ito naman yung kanyang output voltage na 12, positive 12 volt output, ayan yung ibig sabihin yan mga sir. Ito namang isa, ayan, 79, series 79 ito, ang ibig sabihin kasi ng 79 na yan, ayan mga sir, negative yan siya. Ito namang 12, yan yung kanyang output, ibig sabihin negative output siya, yan yung pagkakaiba nilang dalawa. Itong 79 at saka itong 78, ayan mga sir. Pagkalimbawa na 78 yan, itong una na numero 78, ibig sabihin, positive na output ang lalabas dyan. Halimbawa, ito, 12 volt or off 0.5. Ibig sabihin naman ng 0.5 na yon, positive 5 volt yung output. Ito naman, series 79, ayan, 12 yung dito sa huli. Ibig sabihin nito, negative 12 volts yung output nito. Halimbawa, kung 79, 0.5, ang ibig naman sabihin noon, negative 5 volt yung kanyang output. Ganyan lang mga sir.
At saka ito nga pala, yung input nito, nasa 14 volts hanggang 35 volts. Ayan, ito yung kanyang input, yung unang paa. Tapos yung gitna naman nito, ito naman yung kanyang ground. Ito naman dito sa huli, ito yung kanyang output na positive 12 volt. Ito yung mga zero, positive 12 volt. Ito yan, dito yan, sa huling paa. Dapat ito ang lalabas, positive 12 volt. Yan, yung output niya. Bali, ang output nito, 1.5 ampere hanggang 2.2 ampere, yung current niya. At ganun din dito sa 7912. Bali, ang nagkaiba lang dito, ito, negative siya. Yung 78, positive yon. Ito naman yung 79, negative. Ganun din yung output nito, mga sir. 1.5 ampere to 2.2 ampere din yung output nito na negative 12. Yung input nito, ganun din. 14 to 35 volt yung input niya. At dito tayo, mga sir, itong may heatsink. Ayan o, 7805 ito. Ganun din doon sa 7812 kanina. Same lang to sila. Ayan o, 78, kaya may positive siya dito. Ibig sabihin, positive 5 volt din yung output nito. At saka yung input niya dito, mga sir, magmula 7 hanggang 35 volt yung input nito. Ito naman yung ground niya, yung gitna. Ito naman yung kanyang output na positive 5 volt. Bali, ang amperahe naman nito, nalalabas dito, 1.5 ampere to 2.2 ampere. Yung pinaka-max niya na yung 2.2 ampere. Ganun lang, mga sir. Ito, i-ano natin ito. Injikan natin ito ng supply. Tapos, i-re-read natin yung kanyang mga output. Base dito sa nakalagay, 72.5, dapat yung output nito, ganun din, positive 5 volt. At ganun din itong negative 12 volt, dapat yung out nito, negative 12 volt din. At ganun din dito sa 7812, ayan, positive yan, dapat yung output nito, nasa positive 12 volt din. Ito, mga sir, mag-reading tayo ng kanyang output. Ito na, nilagyan ko na ito ng supply. Itong supply nga pala natin, galing ito dito sa ating back converter. Dito, mga sir, ito, nakasit na ito sa 20 volt. Ito, mga sir, read natin ito. Itong kulay dilaw natin, ito yung positive side. Ito naman yung negative side natin, itong kulay black na ito. Ito, mga sir, dito tayo sa kanyang input. Bali, yung input na nakasit doon na 20 volt ito. Ito, read natin yung input niya. Ayun, mga sir, yung ating input, yan. Itong nire-read natin, ito? 7805. Dapat yung output nito, 5 volt. Ito, mga sir, ulitin natin. Ito, yung kanyang ground, yung gitna. Ito naman yung kanyang input. Ayun, mga sir, 20. Yan, yung ating input, yung output natin. Ayun, mga sir, 4.98. Ayan, considered na rin na 5 volt yan. Ibig sabihin, itong parts na ito, okay ito. Ayan, mga sir, 7805, yung lumabas kanina, 4.98. Considered na 5 volt, okay na rin yun. Ito, yung iba naman. Ito, mga sir, 7812 ito. Dapat yung output nito, 12 volts. Ganon din yung input natin, 20 volts din. Ito, i-read natin ito. Ganon ulit yung proseso, mga sir. Kagaya dun sa 7805 natin. Yung ground natin dito sa gitna, yung input natin ito, 20 volt. And mga sir, yung input natin, 20 volt. Ito naman yung output natin. Ayan, 12 volt. Yan yung output. Ibig sabihin, ng parts na ito, okay. Tama naman yung naka-indicate dito na 12 volt. Dito tayo sa isa. Ito, mga sir, yung ating 7912. Negative 12 dapat yung output nito. Ito, i-read natin. Ganon din yung input nito, 20 volt din. Ganito lang, mga sir. At ito din natin nilagay sa gitna ito, itong ating kulay black. And mga sir, yung ating input na 12 volt, yan, 12.82 volt. Yung ating output nito, dapat negative. Ito, mga sir, itong negative natin, dito natin nilalagay sa output. And mga sir, yung kanyang output, 11.96, yan. Kasi pag halimbawa ang nilagay natin dito, itong ating positive, ang reading natin dyan, ayun, mga sir, hindi accurate yung reading. Kasi nga itong 7912 na ito, dapat yung output nito negative 12. Kaya ang i-re-read natin sa kanya itong negative din. Bali, ganito lang, mga sir. Dito yung ating input.
Ayan yung input natin, 20 volt. Yung output natin, ayan mga sir, 11.96. Yan. Kasi pag halimbawa na ginanito natin, kagaya dun sa 7812, yung reading nito, ayan mga sir, mababa siya. Kasi ito kasi negative kasi yung output nito, kaya ganun ang nangyari. Dapat kasi ang i-read natin sa kanya, itong negative din natin na panukat para makuha natin yung tamang sukat niya. Yan mga sir, ganyan lang. Yan, tama naman itong reading niya, 11.95, considered na rin na negative 12 volt yan. Basta ito lang yung tandaan nyo mga sir, itong isusukat nyo sa output, itong kulay black na ito. Ganun lang. Ito mga sir, wala naman tayong nakitang sira, base sa reading natin, itong tatlong regulator na ito, okay naman. Good naman ito lahat. Ang gawin natin dito mga sir, ibabalik natin ito. Bali, ang napansin ko dito, dito mga sir, may napansin ako dito. Ito mga sir, yung kanyang 4 pins na diode. Ito, ayan o. Ayan mga sir, baka itong dahilan, kaya nawala yung display doon. Itong kanyang pinaka main supply. Bali, ang gawin natin dito mga sir, uulitin natin ang hinang ito. Baka ito lang ang dahilan. Pagkatapos testing natin, ibalik ko muna ito. Ito na mga sir, naibalik na natin, pati yung kanyang mga connection natin, tinanggal natin, naibalik na rin natin lahat. At saka ito mga sir, nahinang ko na ito, itong 4 pins na diode na ito. Ito yun mga sir, ito okay na ito. Ayan, masyado kasi maiksi yung paa niya, kaya hindi siya nakatagos dun sa PCB board niya. Kaya ang ginawa natin, ayan, inayos lang natin ang paglagay ng paa at saka niresolder natin ulit. Ito, try natin ito mga sir. At saka yung regulator natin, ayan na. Dyan na, ibalik na natin yan. Pati yung lahat ng connection. Ito, dito tayo mga sir. I-plug natin ito. Ito mga sir, sa ating outlet dito. Yan. Power on natin ito. Ito mga sir, may power na tayo. Dito tayo sa unit. Tingnan natin ito kung okay na ba ito. Kasi kanina wala itong display. Ayan mga sir, may display na tayo, ayan o. Okay na, bali wala naman tayong napalitan na pisa dito. Kasi nga sa itsura niya, bagong-bago pa kasi ito. Yun lang talaga yung napansin natin, yung 4 pins na diode na hindi masyado nakahinang. Baka yun, naglulos siguro yung paa niya noon, kaya ganun ang nangyari, nawala yung display dito. Ito mga sir, lagyan natin ito ng speaker, final test na tayo. Dito sa likuran, dito. Ito na mga sir, nalagyan na natin ng speaker, yung dalawang channel, yung kanyang left and right, dito tayo sa harapan. And ito nga pala mga sir, nakakonnect na ito dun sa kasama ko, naka-bluetooth tayo. Ito, volume natin to mga sir. Ayan mga sir, ayan, okay na yung tunog nito. Ayan. Yan lang yung sound natin mga sir, para hindi tayo maka-copyright. Testing lang naman yung audio, okay naman. At saka yung display natin, ayan na, okay na. At saka okay na rin yung kanyang audio. Ayan mga sir, hanggang dito lang tayo. Nagawa din natin ang unit na ito. Wala naman tayong napalitan kasi yan nga, bagong-bago pa ito. Basta bigla na lang daw ito nawala. Pero ngayon, ayan, nagawa na natin. Ayan lang ang naging problema niya. Maraming salamat nga pala mga sir sa oras nyo. Sana makatulong ito sa inyo, itong ginawa nating video na ito. Kung nakabenefit kayo dyan mga sir, pahingin na lang din ng like at saka subscribe. God bless sa inyo, mag-iingat kayong lahat. Bye-bye.